Kamusta mga pare koy? Bukas nga ay muling mag-uumpisa ang bagong season ng PBA. Excited ng lahat ng fans ng Philippine Basketball Association sa pag-uumpisa ng pinaka-aabangan Philippine Cup 2020 sa 45th season ng Liga. Ito na marahil ang isa sa pinaka-unpredicted season ng PBA sa loob ng ilang taon dahil sa galawan ng mga players at mga unfortunate injury na natamo ng ilang mga key players at pagre-retiro ng ilang mga hinahangaang nating manlalaro. Ating talakayin ang mga kasalukuyan top 5 players sa bawat position at pag-usapan ang contribution nila sa kanilang koponan. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para maging updated ka sa bawat video ang aking i-upload. Umpisahan natin sa top 5 point guard, L.A. Tenorio. Kilala bilang the general at court leader ng Barangay Ginebra sa nakaraang 8 taon. Mabilis at matalinong player, maaasahan sa critical position at kayang magpaula ng tres kapag nag-init. Kayang gumawa ng mga pasa na magpapadali sa Ginebra na umiskor at manalo sa laro. Si Terrence Romeo, marahil isa siya sa pinakamahusay na one-on-one player sa PBA ngayon. Kilala sa ipamatay niyang crossover at drive to the basket na nagpapahirap sa sinumang katapat niya dahil sa husay niyang miskor na do-double team siya na nagiging sanhi ng pagka-open ng ibang-iba niyang kasamahan at magdulot ng open shot sa mga shooters nila. Si Jason Castro, best point guard in Asia. Sa loob ng ilang taon, leader ng TNT Katropa at ng Gilas Pilipinas. Maaasahan sa scoring outside at maging inside dahil sa malakidlat nitong bilis kaya siya tinaguri ang The Blur. CJ Perez, tinaguri ang Baby Beast at ngayon ay The Predator dahil sa malahalimaw nitong laruan. Most likely to win the Rookie of the Year Award si Perez. Rookie man siya, ngunit napatunayan niya na kaya niyang pangunahan ang Colombian Jeep at manalo laban sa ibang koponan. Si Keeper Ravena, nasuspindi man ng ilang buwan sa paglalaro professionally, hindi ito naging hadlang sa The Phenom upang ipakita ang husay nito sa paglalaro. Pinatunayang isa siya sa mga premier point guard sa PBA. High basketball IQ at puso sa laro ang pangunahang skill ni Ravena. Si Matthew Wright, sunod-sunod bang injury ang kanyang natamo? Walang duda ang usay nito sa pagtira ng tres at umiskor ng winning basket na nagawa niya ng maraming beses para sa Phoenix Fuel Master. Si Stanley Pringle, stand the man. Siya marahil ang pinakamuhusay ng Jenkins sa ngayon. Explosive scorer at siguradong pabibilibin ka niya sa mga galaw niya sa loob ng court. Mapapanganga ka na lang kapag sinayawan na niya ang kanyang bantay. Paul Lee, hindi man consistent sa scoring pero tsak maaasahan ang angas ng tondo pagdating sa pagpapakawala ng long bomb shot mula sa malalayong tres na pinapakawala nito at siguradong bilib ka sa angas niya sa loob ng court. Si RR Pogoy, maaaring hindi naging maganda ang performance si RR nung nakaraang World Cup pero nabawi naman niya ang kanyang sarili sa ganda ng laro niya noong Commissioners at Governors Cup at pinangunahan pa niya ang TNT Katropa sa scoring. Si Marshall Lassiter, walang duda, isa sa pinakamahusay na shooter sa PBA ngayon. Super Marshall sa mga fans ng SMB. Quick release and high percentage of making threes. Siya ang siguradong gusto mong tumira ng tres sa dulo ng laro. Si Arwin Santos, veterano. Hindi man number 1 or number 2 scoring option sa SMB. Hindi matatawaran ang husay at presensya ni Arwin kapag nasa loob siya ng court. Kilala sa mind games at pagiging trash talker at sa kakayanan nitong durugin ang puso ng mga kalaban kapag pumasok mga tres at dunks nito. Si Vic Manuel, undersized man sa kanyang posisyon, pinatunayan ni The Muscle Man ang kakayanan nitong makipagsabayan at makipagsalpukan sa mga mas malalaki sa kanya. Ang puso ng Alaska Aces, if he's playing well, siguradong panalo ang Alaska. Si Ray Ray Parks, sophomore. Second conference sa TNT Katropa. Maraming kailangan patunayan si Ray Ray sa kanyang koponan, subalit alam naman natin ang kapasidad ng isang Ray Ray Parks, multiple MVP, maging UAAP man, D-League o ABL. Sana mailabas niya ang potential niya ngayong Philippine Cup. Si JP Mokon, isa sa mga pinakasurpresa sa listahan si Mokon. Subalit, hindi matatawaran ang ganda ng nilalaro niya sa ngayon.
para sa rain or shine. Maging ang Gilas, napansin ito at binigyan siya ng tsansa para makalaro para sa bansa. Mac Bello, simula college at stint niya sa Gilas at ngayon sa Blackwater, pinatunayan niya isa siyang natural born leader at ang mga nakakamangha nitong winning buzzer beater shots ang nagpatunog ng pangalan ni Bello sa mundo ng Philippine basketball. Troy Rosario, isa sa mga inaasahang mag-contribute para sa TNT katropa si Troy. Kilala sa usay tumirada ng tres at kilala rin sa kanyang depensa. Bata at matangkad, hindi malayong maging MVP si Troy kung mapalipat siya ng koponan. Abot Rutter, isa sa pinaka-undersized team ang Alaska. Ang pagkakaroon ng isang Abot Rutter sa team ay malaking tulong sa depensa at opensa sa kailalim para sa Alaska. Isa sa pinakamasipag na player si Rutter at kaya marami siyang matututunan sa mga kasamahan niyang big man na mai-a-apply niya sa kanyang laro. Mo Tatuwa, nilagay ko si Mo sa number 4 position dahil ito ang natural position niya. Big man that can shot threes and move without the ball. Yan ang main contribution ni Mo sa dati nitong koponan. At ngayon sa SMB, sana ma-maximize ang kanyang talent at mabigyan siya ng enough playing time. Ian Sanggalang, the giant with a soft touch. Ang lefty big man ng Magnolia ang isa sa dahilan kaya umabot sila sa finals ng 2019 Philippine Cup. Dahil sa kakulangan ng big man, kinakailangan ni Ian na mag-step up at maging dominant force sa gitna para sa Magnolia. Japheth Aguilar, Final MVP last Governor's Cup. Matapos ang pinakahihintay na breakout season ng mga Hinebra fan, pinakita ni Japheth ang visa ng Agila sa kanyang sipag sa ilalim ng effective shot blocking ang pagpahirap sa kanilang mga kalaban. Ang pangunahin niyang ambag sa koponan. Junmar Pajardo, 5 straight MVP at maaaring makuha pa niya ang pang-anim niyang MVP. One of the best player ever play on PBA. Dominant inside at walang katapat sa liga. Diyan pinag-aharian ni Junmar ang PBA kaya ilang taon ang pinag-aharian ng SMB, ang All-Filipino. Good teammates and bring fun on court and locker room, yan ang the Kraken ng PBA. Justin Chua, simula college pa lang, malaki na ang potential ng big man from Ateneo na si Justin Chua to play good and dominate inside the paint. Typical big man with a lot of potential, yan si Justin. Sana makuha na niya ang break na hinahanap niya ngayong Philippine Cup 2020. Raymond Almasan, rock and roll Raymond, simula malipat siya ng Meralco, mas gumanda ang kanyang laro. Matapos lumaro para sa Gilas, mas lumakas at tumaas ang kanyang kumpiyansa na may pagbanggaan sa ibang big man at handang makipagpalitan ng muka. Christian Stant Hardinger, magiging maganda ang tapatan sa MVP race ng dalawang dating magkakampi na sina si Stant at Junmar. Tsak sa playing time na nakukuha ngayon ng The Bulldozer sa Northport, ay pupunuin ito ang stat sheet at magiging paborito siyang manalong MVP ngayong season 45. Boy Eram, isa sa pinaka-nag-uusapang trade ngayong off-season at pinaka-controversial dahil sa ilang makaulit na trade revision. Sa wakas ay natuloy din ang Eram to TNT Katropa trade. Si Eram ang pupuno sa malaking butas sa lineup ng TNT, aggressive and defensive big man. Dahil sa kanya, TNT ang team to beat this conference.